Noong April 18, 1943, sa kasagsagan ng Solomon Island Campaign ng Amerika sa Southern Pacific, isang napaka-importanteng misyon ang inutos sa mga sundalo ng US na i-shutdown ang isang eroplano ng mga Hapon na paparating sa mga isla ng Solomon. Dahil sakay nito ang arkitekto sa pag-atake ng Japan sa Pearl Harbor noong 1941. Ito ang kwento ng Operation Vengeance kung saan papano ay dinispatcha ng mga Amerikano si Admiral Isoroku Yamamoto, ang commander ng Combined Fleet ng Japanese Imperial Navy at ang utak sa pag-atake sa Pearl Harbor sa Hawaii, ang taong nag-trigger sa World War II sa Pacific. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Si Yamamoto ay pinanganak noong April 4, 1884 na ang pangalan na Isoroku Takano sa Nagawaka ni Gata. Ang kanyang ama ay mayroong mataas na rango bilang samurai na si Sadayoshi Takano. Pero noong 1916, inadapt si Isoroku ng Yamamoto clan na galing din sa Nagawaka dahil common practice ito ng pamilyang samurai na mag-adapt ng mga binata kung wala silang anak na lalaki para may magpapatuloy na magdala ng kanilang apelyido kasama na ang rango at income ng pamilya ang ipagpapatuloy ng kung sino man ang inadapt. Matapos makapag-graduate sa Imperial Japanese Navy Academy noong 1904, sa panahon ng Russo-Japanese War, nagsilbi si Yamamoto sa armored cruiser ng Japan na ang Nisshin na siyang dahilan sa pagkawala ng kanyang dalawang daliri sa Battle of Tsushima dahil ilang beses tinamaan ang kanilang cruiser ng bombahin ito ng bombahin ng mga Russians. Noong 1914, bumalik siya sa Naval Staff College at naging Lieutenant Commander noong 1916. At noong December 1919, na-promote si Yamamoto bilang Commander. Si Yamamoto ay parte ng Japanese Navy Establishment na siyang karibal na mas aggressive na Army Establishment ng Imperial Japan, lalo na mga officers ng Kwantung Army dahil dito, inumungkahi ni Yamamoto ang pulisiyang gunboat diplomacy kesa gamitin ang kanilang fleet para lang i-transport ang kanilang invasion land forces. Kaya hindi siya pabor sa kanilang invasion sa China, lalo nang makipagdigmaan sa Amerika dahil nag-aral si Yamamoto sa Harvard mula 1919 hanggang 1921. Naging parte din siya ng diplomatic mission sa US Navy na siya ang napili ng Washington sa pwestong yun na kung saan doon niya natutunan na ang pagsasalita ng fluent English. Habang nasa Amerika si Yamamoto, palagi itong nagbabiyahe sa iba't ibang lugar, pinag-aaralan niya ang mga nakaugalian na mga Amerikano kung paano ang kanilang pamumuhay sa araw-araw at higit sa lahat ang kanilang pananaw sa negosyo at prinsipyo. Noong 1923, na-promote bilang kapitan si Yamamoto sa Japan na sa sumunod na taon, binago niya ang kanyang specialty mula sa gunnery to naval aviation. Ang kanyang first command ay sa cruiser na Isuzu noong 1928 hanggang napunta sa kanyang pamumuno ang aircraft carrier na Akagi. Pero hindi talaga pabor si Yamamoto sa pag-atake ng kanilang militar sa China noong 1931 at bilang Deputy Navy Minister humingi pa ito ng paumanhin sa American Ambassador na si Joseph Seagrew dahil sa pagbomba ng Japanese Army sa gunboat ng USS Panay noong December 1937 sa Yangtze River.
Noong August 30, 1939, na-reassign si Yamamoto ng Naval Ministry bilang Commander-in-Chief ng Combined Fleet. Pero dahil sa isang skandal na pilitang mag-resign ang lahat ng cabinet members sa Japan na siyang dahilan sa pagkawala ni Yamamoto sa kanyang pwesto. Pero bago umalis sa pwesto ng Navy Minister na si Unai, itinalaga nitong Admiral si Yamamoto dahil sa kanyang experience at popularidad nito sa mga tao at siya lang ang karapat-dapat na mamuno sa kanilang Navy. Pero dahil sa pagsulong ng mga pro-German factions sa Japanese Imperial Navy para makipagdigmaan sa Amerika, napilitang isang tabi ni Yamamoto ang kanyang opinion at unahin ang kanyang obligasyon bilang loyal na sundalo ng kanilang emperador at pinuno ng kanilang Navy. Kaya sinimulan kagad niya ang pagpaplano sa pagkikipagyera sa Amerika ayon sa kanya na kung paano nila matatalo ang Amerika ay kinakailangang sorpresahin nila ito sa pag-atake para mawasak ang American fleet at ang pinaka-importante sa lahat ay kailangang maipanalo nila ang lahat ng labanan sa loob ng 6 na buwan para makamtan nila ang complete victory na siyang magpapasuko sa mga Amerikano. Ayon pa sa kanya na kung lalagpas ng 6 na buwan ang kanilang pagkikipaglaban sa US ay babagsak ang pwersa ng Japan dahil sa mas malaking manpower at economic power ng Amerika na siyang magpapabago ng lahat at baka matanggal pa ang kanilang emperador sa kanyang trono. Noong July 1941, pre-nessure ng US ang Japan at nagpatupad ito ng trade embargo dahil sa digmaan ng China at Japan sa Manchuria at na-freeze ang lahat ng Japanese assets sa US na siyang sinundan din ng Britanya at Netherlands na nagresulta sa pagkawala ng pag-import ng krudo sa Japan na napaka-importante sa mga Hapon lalo na sa militar para may pagpatuloy nila ang kanilang pananakop sa China. Dahil sa mga panahong yun na ang Japan ang pinakamalakas na kumukonsumo ng krudo sa buong mundo para sa kanilang Imperial Navy. Kaya para masecure ang krudo, kinakailangan nilang makontrol ang Dutch East Indies kung saan nakalagay ang pinakamalaking oil reserve sa Southeast Asia na magre-resulta sa pagkikipaglaban nila sa mga Dutch at Britanya sa Malaya na hindi malayong hahantong sa digmaan nila sa Amerika dahil sa Pilipinas sila dadaan kung saan kontrolado ito ng mga Amerikano. Kaya mas pinili ni Yamamoto na unahing atakihin ang naval base ng US sa Hawaii at sa kanyang paniniwala, kapag magagawa nila ito ng tama, ay babagsak ang moral ng mga Amerikano na mapipilitan itong makipag-negotiate sa kanila. Ang kanyang plano ay dapat mapalubog nila ang lahat ng American battleships na nasa Hawaii, pati na mga aircraft carriers nito. Kaya noong December 7, 1941, sorpresang inatake ng Japan ang Pearl Harbor sa Hawaii. Ilang battleships ang napalubog ng Japanese Navy sa loob lamang ng 11 minuto at ilang libong Amerikano ang namatay. 8 barko ng mga Amerikano ang total na nasira at napalubog ng mga Hapon. Pero wala silang napasabog na aircraft carrier dahil sa mga panahong yun, wala ito sa Pearl Harbor, kundi nasa karagatan ng Pasipiko. Pero imbis na bumaba ang moral ng mga Amerikano ay nagkaisa pa ito sa ginawa ni Yamamoto sa Hawaii. Nagdeklara ng giyera sa Japan ang Amerika noong December 8, 1941.
Habang sinakop naman ng Japan ang mga importanteng isla sa Pacific at sa kanilang paniniwala kapag babagsak ang Singapore sa kanila ay yun na ang panahon na makikipagsundo sila sa kapayapaan sa Amerika. Si Yamamoto rin ang nagplano sa kanilang invasion sa Pilipinas, Guam, Singapore at British Malaya. At noong February 1942, inilipat nito ang kanyang staff headquarters sa battleship na Yamato dahil nasakop na nila ang Singapore sa mga panahong yun at sinabi ni Yamamoto na kailangan na nilang magkipagsundo sa mga Amerikano habang hindi pa bumabaliktad ang sitwasyon at kaya pa nilang i-pressure ang US sa negotiating table. Pero dahil sa kanilang matagumpay na pang-aatake sa Pearl Harbor ay naniniwala ang militar na kaya nilang pabagsakin ang US at binasura ang mungkahing pakikipagsundo para sa kapayapaan ni Yamamoto. Nang lumagpas ang 6 na buwan simula nang atakihin nila ang Hawaii, nagsimula na rin ang pangamba ni Yamamoto na ilang buwan na lang ay babaliktad na ang kanilang sitwasyon. Pero kahit ganun pa man ay napilitan siyang magplanong muli para sa survival ng kanilang puwersa at higit sa lahat ay gagawin niya ang lahat na hindi aabot ang digmaan sa mainland Japan. Pero nagsimulang bumaliktad ang sitwasyon ng mga Hapon nang namaganap ang Battle of Coral Sea nang mapigilan ng mga ito sa kanilang pananakop sa New Guinea. Nagmungkahi naman si Yamamoto na aatakihin nila ang Midway kung saan andon ang natitirang naval force ng Amerika pero hindi alam ng mga Hapon na alam na pala ng mga Amerikano ang kanilang secret code kaya alam ng US kung kailan at saan aatake ang mga ito. Kaya 3 aircraft carriers ang ipinadala ng US sa Midway na siyang sumurpresa sa Japanese Navy nang dumating sila sa lugar. Noong June 4, 1942, naganap ang labanan sa Midway, 4 aircraft carriers ng mga Hapon nang napalubog ng mga Amerikano na siyang dahilan sa kanilang pag-atras sa labanan. Ang pagkatalo ng mga Hapon sa Midway ay isang kahihiyan para kay Yamamoto na sa kultura ng mga Hapon ay hindi katanggap-tanggap pero napanatili pa rin niya ang kanyang pwesto bilang pinuno ng Combined Fleet ng Japanese Navy dahil sa kanyang malawak na experience sa digmaan or para sa mga Hapon wala naman silang ipapalit kay Yamamoto kung tatanggalin nila ito sa pwesto at baka mas lumala pa ang kanilang military situation kung papalitan nila si Yamamoto. Para maiboost ang moral ng mga sundalong Hapon, nagdesisyon si Yamamoto na bisitahin ang mga ito sa mga isla ng Solomon Islands para makita na rin ang mga sundalo nila kung gaano kadedicated si Yamamoto sa kanilang ipinaglalaban. Ang larawang ito ay ang pinakahuling litrato ni Yamamoto na siya ay buhay pa. Noong April 14, 1943, isang mensahe ang pinadala ng mga Hapon sa kanilang mga base sa Solomon Islands. Ang mensaheng ito ay naglalaman ng exact itinerary ni Yamamoto o ang eksaktong plano ng ruta sa biyahe ni Yamamoto papunta sa Solomon Islands na na-intercept ng US intelligence. Ang mensaheng yon ay magbibigay ng magandang oportunidad sa mga Amerikano na tapusin na ang Japanese Naval Commander-in-Chief na si Yamamoto. Kaya ipinatupad kaagad ng mga Amerikano ang Operation Vengeance para patayin si Yamamoto sa kanyang pagbiyahe papuntang Solomon Islands. Ipinadala kaagad ng US ang 18 eroplano nila mula sa kanilang base sa Guadalcanal para salubungin si Yamamoto sa himpapawid. Lahat
14 sa mga eroplano ng US na kasama sa operasyon ay magbibigay ng cover sa 4 na eroplano na siyang aatake sa sinasakyang eroplano ni Yamamoto. Ang operasyon na yon ng mga Amerikano ay nakaschedule sa April 18, 1943. Sa araw na yon, April 18 ng umaga, lumipad si Yamamoto mula sa Rabaul sa isla ng New Guinea papunta sa Solomon Islands. Sakay ng isang eroplano na escorted ng 2 Japanese fighter planes, ilang minuto ang makalipas sa kanilang flight, nakita kaagad ng mga Hapon ng mga eroplano ng mga Amerikano na papunta sa kanila para umatake. Habang ang eroplanong sinasakyan ni Yamamoto ay biglang nag-descend kaagad o nagsimula itong lumipad pababa, para maglanding, umatake naman kagad ang 2 Japanese fighter plane escort nito sa paparating na mga Amerikano. Pero walang kalaban-laban ang 2 fighter planes ng mga Hapon sa 14 na eroplano ng mga Amerikano, pati na ang sinasakyang eroplano ni Yamamoto ay pinabagsak ng mga Amerikano. Sa sumunod na araw, April 19, natagpuan naman kaagad ng mga Hapon ang katawan ni Yamamoto dahil sa kanilang search party sa gitna ng gubat ng isla ng Bougainville sa New Guinea, sa bahaging norte ng Solomon Islands, at base sa kanilang investigasyon, matapos ang pag-crash ng eroplanong sinasakyan ni Yamamoto, napag-alaman na nakaupo ito sa likod ng commander ng eroplano at may tama ng bala sa panga at balikat, na siguradong patay na ito bago pa man bumagsak ang kanyang sinasakyang eroplano. Hindi naman gaagad ibinalita sa buong Japan na namatay na si Yamamoto ng mga Amerikano dahil sa kanilang pangamba na baka babagsak ang moral ng mga sundalo at mas lalong lalala ang kanilang military situation. Pero dahil hindi na nila makakaila na wala na si Yamamoto, inanunsyo na lang nila ang pagkamatay nito, pero noong May 21 na, mahigit isang buwan na ang lumipas nang pabagsakin nito ng mga Amerikano sa South Pacific. Mahigit sa 1,000,000 Hapon ang dumalo sa funeral ni Yamamoto habang pinoprosesyon ang abo nito sa main highway ng Tokyo. Matapos ang pagkamatay ni Yamamoto, hindi na muling nakabawi pa ang mga Hapon sa kanilang sitwasyon hanggang sa tuluyan na silang sumuko ng bagsakan ito ng 2 atomic bombs sa kanilang bansa na siyang tumapos sa digmaan sa Pacific. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.